Hi guys, welcome to my channel, Karam Computers. Ang wala pala si Karen Pastrana, yung IT hardware specialist. Bali, ngayon guys, ang ating gagawin ay tech review or product review ng ating wireless microphone. So, in order natin siya sa Lazada. So, check natin kung ano yung mga features niya at saka kung gaano kaganda yung quality niya compared doon sa ating ginagamit niya na built-in microphone. So, check natin kung may enhance ba talaga yung kanyang audio quality or voice quality pag ginamit natin to. So, pisahan natin guys. Siyempre, unang-una, check natin kung ano yung mga features niya na nandito sa kanyang box. So, sabi niya rito is plug and play, and then 20 meters daw yung accessible reception na range na kaya niyang maabot. So, clear, timbre, highly sensitive, widely compatible. Tapos ito siya, yan, may dalawa siyang option, pwede niyang pagpilian. Yan, ang in-order ko kasi guys is yung Type-C. Meron kasi siyang lightning na isang klase. So, ito siya. Yan. So, check natin yung laman kung ano yung niya. So, meron pala siyang dalawang kulay based dito sa kanyang label. White at saka black. Then, for iPhone at saka yung for Type-C. Na natin. So, yung kanyang laman. So, ito kanyang receiver. Ayan. So, wala namang kakaiba sa tsura niya. So, wala siyang switch. Yan. Ito yung kanyang pinaka mic. And then ito yung may box dito na maliit. Check natin kung ano ang laman. USB Type-C cable. So for charging niya. Yan siya. So, ito, meron siyang charging port, Type-C din. Ayun. Hindi ma-skip pa. Then, ito din, may meron yung kanyang receiver. Yun. So, check natin kung ano pa ibang laman ng box. Meron siyang pinaka protect niya yung foam saka yung kanyang manual. So ito ay Chinese character, mga Chinese yung sulat. Ito yung kabila ay yung English. Yan lang naman yung laman niya. Then ito yung kanyang pads. Yan yung pinakaitsura ng mic. Okay. Yung kanyang clip ay hindi naiikot. Steady lang siya. And ito yung kanyang power button. Ayan. Ito design lang pala. Yung may plastic. So, pwede nyo siyang i-clip dito sa inyong damit. Para kahit gumalaw-galaw kayo, stable yung ano niya, yung voice.
sa recording. So ito yung kakabit niya naman sa phone nyo, parang ganyan. Yan, kakabit niya siya. And then automatic magko-connect na raw siya dito sa mic. So check natin pag in-on natin siya. Yan, makikita niya nagbe-blink siya, guys. Yan. Ibig sabihin, hinahanap niya yung kanyang receiver. O, kabit natin. Try natin. Kabit natin sa phone. Meron nga pala siyang butas dito na light indicator. Yan. So, yan. Okay. Nakalagay recording audio through mic, USB mic. So, ito na siya. Nag-stable na yung kanyang ilaw. So, kulay blue. So, yan. Kamusta naman yung ating audio? Yan. Maka-compare natin kung gano'n ka-linaw siya. So, maka-compare nyo siya yung sa audio natin kanina. So, maririnig, alam ko, naririnig sa built-in mic natin yung ating electric fan sa taas. And then ngayon, hindi ko lang alam kung naririnig pa rin siya nung kinabit natin tong ating wireless microphone. So, yan. Tignan natin. Pag gumagalaw ako or pag lumalayo ako sa ating kasi cellphone lang naman yung ginagamit natin, guys, sa ating recording. So, pag yun kasi ginagamit natin, naririnig yung mga ano, oh, kagaya ngayon, sa kapitbahay, may nag-repair ng bahay nila, may mga nagpupukpok, may nagko-construct. Usually, naririnig siya sa background. Ngayon, ginamit ko itong wireless microphone natin. Hindi ko lang sure kung naririnig. At saka yung pagdaan ng mga tricycle. So, kung naririnig niya pa siya or kung gano'ng kaganda yung quality na improve niya, kung meron man. So, pakita ko pa po sa inyo yung iba pa niyang special features. Yan. So ngayon, tetestingin natin, guys, yung range o yung layo niya. Yung layo nung maabot ng ating receiver. So lalakad ako papunta doon, testingin natin kung malinaw pa din. So, 20 meters daw, so tetestingin natin. So, sound check. Ah, yan, ilang metro na tayo. So, mga ilang hakbang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45. So, yan. Layo na tayo, guys. So, more than 20 meters na tayo. Tingnan natin kung malinaw pa rin. So, babalik na tayo. Testing kung abot yung range. Nung nag-test lang. Natin kung malinaw pa rin yung audio. Okay. Tingnan natin. Kita. So, success yung una nating test. Ngayon, titest tayo ulit ng ano naman tayo. Titin natin kung aabot ng 50 na hakbang. So, pabalik. So, test natin. Sumula sa camera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60. So yan, guys, 60. 60 na hakbang. So pabalik na tayo. Yung 60 na steps, so probably mga siguro mga ano to, mga ilang metro din yan,
sa mga 30 meters din layo. So tingnan natin kung kita na or naabot niya pa rin yung range. Tumigil na yung ulan at nakapag-test tayo. So guys, thank you. So third test tayo. So tapos na tayo sa 60. So tatry naman natin ng mga 100 steps at umaabot pa natin. So umpisa na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 90, 91, 92, 93, 4, 5, 56, 67, 68, 69, 90, 91, 92, 93, 4, 5, 56, 67, 68, 69, 90, 91, 92, 93, 4, 5, 56, 67, 68, 69, 90, 91, 92, 93, 4, 5, 56, 67, 68, 69, 90, 91, 92, 93, 4, 5, 56, 67, 68, 69, 90, 91, 92, 93, 4, 5, 56, 67, 68, 69, 90,
So check natin kung aabot niya pa yung 100 steps. So usually estimate ko mga nasa 50 meters siya. Ganun na kalayo yung ating lakad. Natin kung abot pa rin yung ano niya, kung clear pa din yung audio. Yung ganun kalayo, so sulit na tayo dun sa ating pagkakabili, guys. So kung gagamit na natin siya sa labas pag nagpa-vlog tayo. So matitest na natin yung ating mic sa vlogging. Okay. So ito, guys, yung mga features ng ating wireless microphone. So meron tayong receiver at saka transceiver. Then plug and play lang siya, guys. Hindi nyo na siya kailangan gamitan ng application para lang mapagana. So ikabit nyo lang yung receiver and then automatic mag-prepare sila dalawa. Pwede nyo siya magamit sa mga voice recording, sa mga pagbablog. Yan, madali rin siya ikabit, clip lang. Then pwede rin siya sa mga live broadcast. Pwede rin siya sa mga TikTok, syempre. At saka sa mga ng video. And then, meeting, mga online, webinar. Pwede rin siya maggamit. Then, sa mga mahilig mag-vlog. Pwede rin siya maggamit sa mga ganyang features. So, ito naman yung sabi na 10-level noise reduction system. So, mas ma-noise cancellation kung tawagin sa ibang mga features niya. Yan. So, one key recognition, plug and play. So, yun, ikakabit mo lang yung receiver. Then, automatic, pag on mo nung transceiver o yung mic mo, pag na-detect niya na yung kanyang receiver, tsaka yung transceiver, mag-solid light yung kanyang light indicator and then automatic pair na siya. So, magagamit mo na siya agad. So, very small and comfortable to wear daw siya. So, magaang lang din siya. 10 grams nga lang siya, oh. So, yung sinample dito is lipstick. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung lipstick, syempre. Pwede na! Pero yung taas niya is 6 centimeter. So, ganun lang siya kaliit. Para lang siyang, kasi laki din ang mga flash drive. Para ganun. So, real equipment, real lasting. So, low power consumption. So, mas mahabang oras nyo siya magagamit kasi hindi siya ganoon kalakas sa battery. So, although built-in yung battery niya, pwede nyo siyang
rechargeable naman yung transceiver at saka receiver, or yung mic at saka yung kanyang receiver, para mas magamit nyo siya ng paulit-ulit. So ito yung kanyang mga option na pwede nyong mabili depende sa connector ng phone nyo or ng device na gagamitan nyo. For Android, meron siyang Type-C, and then sa mga Apple is yung Lightning. So yan yung pwede nyong pagpilian. So kasi ang binili ko is yung Type-C kasi naka-Android phone naman ako. So 360 omnidirectional radio, so ganoon ka ano yung ka-wide yung kanyang range. Clearly record every moment, calmly respond to various occasions. So ganoon ka wide yung kanyang malinaw na ano na range na nakukuha. So ito yung ating mga receiver. Ngayon nga dalawang klase siya. Pwede niyang pagpilian, it's either mag Type-C kayo or mag Lightning kayo. Yun yung mga pwede niyang mabili na available sa market. So features niya, syempre 9ms ultra low latency, 20 meters barrier free reception, it can use outdoor live broadcast and take a small video. So sa pagtest ko kasi kanina, so hindi lang siya 20 meters actually, maabot pa nga ako ng 50 meters or mas mahigit pa siguro kung ano, kung talagang itatest mo yung pinaka maximum niya. So depende kasi sa area din, kung pag open area ka, so mas malayo yung range na maaabot niya, kagaya pag maraming mga harang, kagaya ng mga dingding, mga pinto na sa kanya, mag-interfere dun sa signal. So yun nga, sabi ko kanina, hindi na kailangan ng application, plug and play na siya. One click connection, easy to wear. So ganun lang siya. Yung iba kasi, gumagamit pa ng ibang mga application para lang mapagana yung ganitong device. So ang alam ko kasi, yung iba gumagamit ng, kasi based dun sa ibang review na is gumamit sila ng open camera para lang mapagana siya. So ito, yung device na to, hindi na kailangan ng application para lang mapagana. So pag kabit mo, pag nag-stable na yung light indicator niya, so okay na siya. Pwede man siya magamit agad. Ayan. Intelligent noise reduction. So yun nga, nababawasan yung ingay sa paligid. Long endurance and 10 hours. O ganun katagal yung kanyang battery life para magamit mo. Easy to cope with all kinds of noisy environment, worry free shooting, meet your needs for a day. Yun, pwede mo siyang magamit ng kahit sa open area, kagaya ng ginawa ko kanina, nagtest ako sa labas. So hindi ganoon ka rinig yung ingay sa paligid. So kahit nasa open area ka, pwede mo siyang magamit. So 360 full pointing pickup, record every detail of the sound. So ganun ka wide yung kanyang range. Yung iba kasi ano lang, bidirectional, kung kailangan nakaharap lang sa iyo, yun, saka lang siya mag pipick ng ano niya, ng signal. So sa kanya 360. So kahit basta naabot ka ng range niya, kahit nasa likod, nasa gilid, pwede kang marinig. Small and convenient, compatible with various devices, support mobile phone, tablet, camera, notebook, etc. etc. So yung mga pwede niyo paggamitan, basta as long as yung connector niyo is compatible doon sa inyong receiver, pwede siya, gana siya. So yun nga, kasi yung option lang naman niya, it's either Type-C or Lightning. So basta yung device niyo pwedeng saksakan ng mga ganong port, gana siya. And then ito yung kanyang specification. So frequency 2.4 GHz, ang input voltage is 4.8 to 5.4 voltage. So yun yung kanyang charger na kailangan. Charging port for Lightning or Type-C. So yung sa atin kasi may free naman siya na cable na Type-C, kasi Type-C naman yung ating binili.
So battery capacity is 80 mAh or milliamperes hour. And then transmission distance is 8 meters rear. Iyon yung may mga harang, 8 meters siya daw. So ganoon ka ano yung ano niya, may mga harang, and then 20 meters pag barrier free. So yun nga, based sa pagkakatest ko sa kanya, lagpas pa siya ng 20 meters guys. So microphone size is 62 by 23 by 28 mm. So microphone weight 7 grams. Receiver size is 45 by 27 by 7 millimeter, and then receiver weight is 4 grams. So magaang lang siya, hindi nyo mapapansin na may nadagdag sa phone nyo na bigat. So package included, so is yung isang charger cable, yun yung cable ng type C, and then isang receiver, and then manual, and then USB cable. Ayun, yung rechargeable wireless microphone isa, so yun na siya. So ilan ba to? 1, 2, 3, 4. So kasama yung manual, so kompleto naman siya. So yun guys, so sana nagustuhan nyo tong ating product review, at sana marami pa tayong mga susunod na product review na gagawin, at sana po magustuhan nyo, at sana maging reference po pag bibili kayo ng mga devices or mga gadget itong ating mga videos. So yun lang po, sharing is caring. God bless.